Yun na nga mga sir. It's game number 2 against Gambit Esports versus Old But Gold mga sir. Game number 2 ito mga sir. Kung hinahanap niyo po si Herbs, pati si Dan mga sir, may pinuntahan lang po sila. Game number 1, napaka one stomp victory yun mga sir. It's 21 minutes and Leshrac first phase ban kasi nga sobrang pahirap sa kanila yun mga sir kanina. I think let me check lang yung statistics kanina ng ating game number 1 sa Gambit versus Old But Gold. Well, kaninang game number 1, napakaganda ng pinapakita ng Leshrac ni... Nasaan na yung Leshrac natin kanina mga sir? Ay, nawawala. Pero si Herbs, andito na. Yan na si Herbs. Saan kayo galing? Ah, okay. Yan na si Herbs, oh. Okay na, oh. Ayan na, oh. Ayan na, oh. Ayan na, oh. Ayan, nagbabalik kami for game number 2 ng Gambit Esports versus Old Bust... Best Gold. So, maganda morning sa inyo. And, Dan. So, yun na nga. Ano nga, sabi nga ni Dan, maganda yung drop. Dan, ano masasabi mo sa drop? Yung drop ko, tingin ko, but gold day 2-0. Ang ganda nga ng drop parin Dan eh. Hopefully, bumalik ka na dito. Pero Earth Spirit, Medusa, Jakiro, Centaur, Warrunner, Sinigure naman dito ng Gambit Esports. Habang ito, old but gold, ginamit na nila ito, Darkseer, nung 2-0 din nila, nung isang araw. Habang Tiny naman, Witchlock, Thor, Terror Blade. Ano masasabi mo, Dan? Hindi ko alam eh, kasi kakakain ko pa lang. Kaya inom muna ako dito, tol. So, ito na nga po. Maya na si Dan. Maya na siguro si Dan kumakain pa eh. Pero kung ka para sa last pick ng old but gold. So, Dan, ganda ng kung ka pick eh. Oo nga, ganda ng kung ka pick. Tinatarantado ko na lang kayo eh. Joke lang mga tol. Maganda. Pampagod vibes lang. Umagan eh. Uy, camera, mag-focus ka naman. Focus ka naman, ikaw na nga lang nagpo-focus sa akin, ayaw mo pa mag-focus. May hugot tayo na. Pero Necropos para sa last pick ng Gambit Esports. So, kompleto na yung ating drafts. We led ourselves into the game. Best of 2 game number 2 na po tayo. And tignan natin kung sinong kakalabanin ng Alliance for the Grand Finals 21 hours from now. Dan, kanino ka pabor sa drop? Old but gold tol. Kasi... tingin ko 2-0 na talaga to eh. Ah, sige, okay tayo dyan, 2-0. Ako, 2-0 na rin yung prediction ko dito, kaya old but gold na tayo. Lagay mo na sa ano, para hindi nakita yung mukha ko. Ayun. Ayan, napapalim na tayo eh. Ayan. So, si Dan, nasa mini stop pa. Hinihintay ko pang bumalik. Yaman, may mini stop. Ayun, narinig ko na yung pinto, tumunog. Tumunog na yung pinto. So Dan, kamusta naman yung ano natin? 2-man casting, sanay na tayo sa 2-man. Kamusta naman yung mini-stop? Ayos lang naman. Medyo masarap. Pero yung pag pinagkumpara mo yung chicken ng mini-stop sa 7-Eleven, panalo yung sa mini-stop. Yung sa 7-Eleven, walang dating yung chicken nila eh. Walang dating yung chicken, pati yung gravy. Yung sa mini-stop, malinamnam, malaman. Ay, si Dan pala yun. Kakain ka pa lang! Ay! Sige. Escape! Ayan, kumain na. Solo casting muna tayo. Wait nga. Shit! Nasaan yung mouse? Wait lang ah. Setup ko lang to guys ah. Observer. Ayan. Paalala muna natin mga player natin for the side of Gambit. FNG on the Jakiro. Si itong ayop na to. Nakalimutan ko yung pangalan. Centaur. Afterlife on the Centaur Warrunner. Apo Ninja naman on the Necrophos. Si Immersion on the Earth Spirit. Si The Hack naman on the Medusa. Sa side ng Old But Gold, Vanscore on the Witch Dog. Putang. Ay, balik. gigil. Illidan on the Terror Blade. Si BZZ naman on the Dark Seer. Si G on the Konka. Velhor on the Tiny. Sakto yung... Ha? 7-Eleven pa din, boss. Matigas chicken ng... Depende siguro sa mini... Depende.
Yung sa 7-Eleven na natikman ko, walang dating, chicken ba to? Chicken review. At ginawa ko pala lang review yung ano ng pagkain. Chicken review, let's go! At ginawa ko pala ng review yung chicken ng Ministop chicken versus 7-Eleven chicken. Yung sa 7-Eleven, walang dating. Walang dating. May problema nga lang sa Ministop. Yung huli kong kinain na chicken doon, may buhok. O nabuhok ng tao. Tapos yung sumunod na kinain ko na chicken doon, kulot na yung buhok. Hindi ko na tinapos. Hindi ka ba nagtataka? Hindi na ako nag... Pero masarap kasi yung chicken. Nasabi nga nila, pag madumi, masarap. Mas madumi? Mas madumi, mas dirty, mas yummy. Lapos muna tayo, naglalag kasi yung server ng, ewan ko kung CIS server sila, Russian server or European server yung ginagamit nila, pero may lag na nagaganap. Same ba ito lang kanina sa TNC? May plus one? Wala po, wala silang plus one. Pero alam ko, yung susunod namin, for North America, may plus one na kagad. Best of five, may plus one na. Grabe no, North America, plus one. Yung Yempo, hindi ko pa natikman yung Yempo eh. Saan ba? Sa 7-Eleven. Ayan. Nuggets lang okay sa 7-Eleven. Tama naman, Rat. Tama nga naman. So ngayon naman, it's going to be mid Necrophos against the Kunkka. Siyempre, mahirapan dito ng konti yung Kunkka against the Necrophos. At wala rin sila masyado pang burst. Ito yung maganda sa lineup ngayon ng Gambit Esports. Wala silang pang burst. Itong side ng Old Abad Gold. Pero may insurance policy naman sila. May Medusa naman silang kasama. Para kung mabigyan ng Necrophos ng space, edi good. For the side of Gambit Esports. Wait lang, naayos ko lang yung ano. Last hit. Ayan. Magic sarap yung buhok na yun, Boss Orbs. Hindi. Buhok eh. Kulot. Ha? Ah, gagawin ko ng food review. Let's go. Abangan niyo yung mga content sa YouTube. Food review, 7-Eleven versus Ministop. Ayan. So, dalawa na na-secure dito ng Gambit Esports. Dalawa na din para sa side ng Old Bad Gold. Parang nagbabalik lang tayo sa nakaraan. Ha? Ganito din ako mag-cast dati. Nag-iisa. Times 2 yung sisig. Ayun, sisig. Natikman ko naman yan. Usapang sisig. Usapang pagkain tayo dito, ha? Bahala kayo pag nagutom kayo dyan, hindi ko nakasalanan. Basta ako, food review lang. Sapat na. In mid lane, it's Apo Ninja versus G on the Kunkka. Ito si Apo Ninja, hindi na ano to, hindi na bago sa atin to. Umabot na ng Navi, umabot na rin ng Power Rangers yan. Kaya matagal na rin nasa Dota scene, itong si Apo Ninja. Kung nagtatanong kayo kung sino ba to si Apo Ninja. Nagutom bigla. Ako, hindi ako nagugutom. Diet ako. Kailangan natin magpa-summer bad. Ayoko maging dad bad ngayong summer. Pero dito naman, summer na summer talaga para paliguan na lang din dito sa mid. Si Apo Ninja. And Apo Ninja. Uy, cameraman. Sino may cameraman natin? Observer. Nagstay sa mid eh. Tumambay sa mid si Observer ah. Hindi lumipat. Pero yan, meron mo nga yung caster. Eh, kahapon kasi mukha na kaming drogi. Kaya sabi namin, pag inaantok kami, kunyari, sobrang puyat namin, hindi na kami naglalagay ng camera. Kasi ang pangit tignan eh. Pag ganito, okay pa. Pag gising na gising kami, here comes the toss coming from Tiny, going for the Jakiro. Jakiro naman, makaka-juke lang into the three lines. Pero FNG, wala nang mana. There goes the dual breath at mapipigilan na body blocks pa nga dito. Tatry niya pang bumawi at Darkseer mabubuhay pa rin. Pero nandun yung Iron Shell to block off the creep wave dito sa may bottom lane. At FNG will survive on the bottom lane. At sila BZZ naman tuloy-tuloy sa pagharas dito. Dual threat na iba to na naman. BZZ dinudugo na dito sa may bottom lane. And hindi pa rin magpapaawat. Apo ni Ninja. Ayan, Apo ni Ninja yan. Saksi ako sa single stream ni Boss Orbs. Ayan, Twitch pa lang si paring Baylile Angelo. Tas may Mayora issue. Uy! Wala kaming issue ni Mayora. Ginagawan nyo lang ng issue. Pero toss back na naman. Toss. Pero dual breath na. Iba to kay BZZ. BZZ, mamamatay ba? Mababurn nga dito. Makakaligtas pa ata dito. Nakapagtango pa si paring BZZ. Pero another toss na naman. All to FNG. Ganun talaga minsan. Parang bola lang ang buhay.
pabalik-balik ka rin masasaktan. First blood makupunta sa side ng All But Gold, pero makakabawi naman dito sa may top lane na itong side ng Gambit Esports. At bottom lane pala, I mean, nilipat ka agad ng cameraman eh. So, makukuha nila doon yung Darkseer. Ayun! Wow, nag-McDo! I thought you were mini stop! But you were McDonald's, you know? Paangat! May bago kaming team. Kung si Kong Payaman, kami paa, team paa, team paangat. Let's go! You have French fries? Give me French fries, you know? Oh, Jesus Christ. Ayan na. Ha? Teka lang. Bed. Ayan. Kunti lang. Yun! Kumalat na. Kumalang yan. Ay. Masarap minsan makalat. Yung price. Yummy. Ayan. Malis na ka. Sarap ng price eh. Yummy! Hindi po ito, ano, endorsed. Hindi po endorsed. Pero siguro masarap kung may kinakain din yung mga viewers natin. Oo. Kawawa naman sila. Kawawa naman sila. Ah, subo nyo. Ah, may nasubo nga. Nagutom. Walang matutulog. Ako, gutom talaga ako kasi uli ko pang kain, alas 9 pa. Ayan. Well, guys, walang matutulog hanggat di kumakain. Sarap siguro nung, sarap siguro kung yung viewer ka, nanonood ka na ng Dota, tapos kumakain ka pa. Uh-huh. Hindi ko naman sila iniingit. Sinasabi ko lang experience. Pero ito ah, si BZZ. Kanina pa si BZZ uh-huh. dito. Okay, no? Crip skip lang. Ilang beses na kinukulit. Si FNG dyan na nag-stay. Sa lane na yan. Kasi ginagawa ni Tiny, tinotos siya pabalik. Tapos tinos na naman na nagkamana. Sarap ng French fries. Sarap magkasabang kumakain. Meron naman akong corned beef with egg. Ayun, buti na lang may baon. Yan ang mga masiswerte. Yung mga masisipang magluto, what? Hindi magugutom. Pero ma-bounties? Bounties? Na-secure dito ng... Tagdadalwa lang. Ubusin mo muna yung price mo para ano. Pero kakwentuhan ko sila gano'ng kasarap kumain siguro. Hindi, wala man. Ayan. Coffee tayo. Coffee. Matik yan. Bawal manood ng gutom. Ayan. Ano mga kinakain nila? Hotdog. Ako yung gutom talaga. Sige, kain ka lang muna. Okay. Intindi naman namin eh. 9 p.m. pa kumain si Dan eh. Kaya, anong oras naman na ngayon? 3 o'clock na. 3 o'clock na. Alas 4 na boy. Almusal na. Almusal na yan. Pero tingnan mo yung Gambit Esports ginawa nila. Kanina, kausap ko nga si Dan eh. Ano? Hindi ba alam dito din si Dan kanina? Kausap ko. Tinatanong ko sa kanya sa drop. Sabi niya, ayos yung drop. Ayos yun. Ayos. Ano ka kaya kain niyo, boss? McDonald's. Pero dito sa may mid lane, here comes the bot coming from the bot, the mid lane. And makukuha nila, may follow-up stun pa. Na-burst down pa nga nila yung Necropos. Sure kill. Kahit nasabi mong may raindrop, bilas niya kanina points ng... Ghost Rod? Medyo questionable na ano skill build. Parang confident na siya, ay kaya ko to. Pero siguro yung ganyang skill build kasi, naka-max yung Heartstopper para pang ano talaga, pang laning. Pang dominate ang lane. Pang bully sa Kunkka. Problema, hindi niya na-bully yung Kunkka eh. Hindi niya masaklap eh. Kaya ganun man talaga Kunkka eh. Pag may katapat na range, siya pa nabubully, diba? Dito, FNG. Ganun na, simula kanina, minute one mark, hindi na nakali si FNG dyan. Nag-stay na lang doon sa... Nag-stay na lang, tapos yung Medusa nandito na lang din kasi toss back na lang yung ginagawa ni Tiny. Anong games ito? European qualifiers po, yung mananalo dito, lalabanan si Alliance Grand Finals. Alam ko, best of five yung Grand Finals eh. Best of five, walang plus one yun. Best of five, walang plus one? Walang plus one. Ayun lang, malupit. Best of five, plus one. Walang tapos tayo magkakas na. Ah, sino nagsabi? Pero patay. FNG, yan patay na naman si FNG. Sulit yung ano dito pero sinagot na agad ng Gambit Esports at Belhor mamamatay. Dalawa yung makukuha niya sa Old But Gold. Becerro rin pala ni Immersion to. Red Spirit. So, sulit na sulit yung pagkamatay ni FNG dun. Support tsaka offlane na matay. Pero bukas pa yun, no? Eugene, 21 hours from now. Bukas pa. Bukas pa, huwag ka mag-alala. Tinanong ko lang. Kurado lang.
Pero walang cast bukas, no? Depende pa. Depende. Bakit depende? Alam ko, wala eh. Walang schedule bukas eh. Nang ano, kasi wala nang ESL, wala nang TN, wala nang... Oh, ito na. Madaling araw na nga lang yung cast. Hello, 4 and 3. Habang Old Bat Gold. Parang unusual to. Nakita ko nahirapan si Old Bat Gold ngayon. Mm. Dati, siguro 8-minute mark, dumodominate na sila ng lane eh. Pero si, sa tingin ko kasi, pagdating sa ano, teamfight, ang ganda ng, ano yung parehas both teams, ang ganda ng teamfight eh. May kita mo, may Stampede, may Macro Fire, may Magnetize, ba? Saka... Stone Gaze. Sa kabila, may Barco, may Vacuum Wall Combo. Pwede nyo gawin yan, Vacuum Wall Combo into Ghost Barco, Ship. Barco, tas Torrent. Tas may Avalanche pa. Saka, ito yung ginamit ni ano dati, Old But Gold. Yung magandang Vacuum. Ah, oo. Oh. Four-man Vacuum. Si BZZ. BZZ, ganda na pa, ang ganda ng performance niya sa Darkseer lagi eh. Lagi siya nag-i-standard pag yung Darkseer yung ano eh, hearing eh. Tsaka matatanda mo si BZZ galing ano yan eh. Galing mid tsaka carry na role, di ba? Kaya... Tapos nag-step down na sa offlane. Mata... Hindi, pero tataas ng game knowledge nila. Mm. Kasi tingnan mo, galing ng post 1, post 2. Mm. Ang dami niya ng dinaanan, tapos nag-post 3. Tama. Ubus. Pantubus. Ayos. Ayos. Pero ayos din dito. Pinamit na yung Metamorph. Kaso, tower take ba to? Or ipapang-farm na? Kaso wala siyang ano dito, traktor eh. So, I think mung pang-farm lang yun. Pero dito, naghahanap ng makakaret dito. Nandun yung X-Mark. Makakukombohan ba nila? Sakto yung TP ni Tiny. Pero sabi ni Kungka, atras na lang muna. Ban score. Coming in. Where's the stun? There goes the poison. Andon yung avalanche. May kasama pang tubig. At enough by magiging burst. Ghost round na. Ipop na. Carrot na. Ibigay. Belhor na sa delikado. Here comes the Kungka. Trying to give the damage. And he will take the kill dito sa may mid lane. Ganda ng pagkakait nila sa Necro. Napakomit tuloy si Necro na i-repair. Yung Tiny, hindi yung Kungka, di ba? Oh, gandang pang kite doon sa Necro. Plus, nandun pa yung Darkseer. So, wala talagang ano. Wala nang no way out. Wala na siyang no choice. Oo, oh, wala na siyang no choice. Kundi pumalag na lang. Pag pinalagan ka, palagan mo din. Mm-hmm. Palag-palag lang. Sabi nga ni Trike. Palag-palag! Pero hindi na ano to yun, no? Yung Medusa. Medusa na pick, hindi na-counter sa TB ngayon dahil sa nerf nga na nangyari. Yung una, alam kong unang nerf diyang ginawa sa Sander is nilagyan ng mana. Tapos ngayon, yung next na nerf na ginawa dun is hindi ka na pwede mag-Sander pag naka-BKB yung kalaban. Pati Medusa. Mm. Medusa, hindi na nakakatanggal ng ilo. Yung yung Medusa's gaze niya. Hindi na nakaka-disperse kagad. Di ba dati, pagka Medusa's Gaze mo, ubus lahat ng ilo. Ngayon, hindi na magiging, alam ko, magiging bato na lang din eh. Eh, wala na nag-aganims kay ano, Medusa. Wala na silba yung aganims niya. Magiging bato na lang. Pero dito, hindi niya palalasin. Siya kasi, natanga ang botik. Si FNG, not having the game of his life, na-toss in pa dito, may kasama pang wall. Sakit. Magnetize, hindi enough to save their life. At may kasama pang death ward. Pang bottom lane, pwede nila kunin. May tractor rapid sila dito. Si BZZ, may ano na. May dominator. Papindot ng escape dan. Ball, si Ball's perfect. Bottom lane. May try na dito ng Old But Gold. Abang Centaur, mahanap ng buwelo dito. Centaur, mapapatay ba? Medyo makunat, may hood to eh. Pero walang silbi protection mo sa lima. Abang mapapatipin na din dito si FNG. Ang bilis lang mabuhay ni FNG, level 4 pa rin hanggang ngayon eh. Pero, uy! Nako, kita siya dito. Ayan, gago na siya dito. FNG, kakatipin bumuga ka eh! Nako, minsan wag mo na idudura. Nakago ka na nga, pero avalanche. Mamamatay na naman si FNG. FNG will be taken out. Stampede will be used. Igo-go nila dito. Ia-alay ba si Velor? Eto na rin si Apo Ninjay.
Makakahanap ba ng kill? Umabot pa yung Boulder Smash dito, pero BZZ, balls perfect. Lalabanan dito ng Old Bat Gold. Hindi pa kami tapos, but wait, there's more. There goes the X. Here comes the boat. It will connect. At Ghost Shroud, na-ipop na rin. Paralyzing Cast, na-iba to. Pero ma-burst down pa nila with the Terror Blade. Itong si Necropos. At kalungkutan naman para dito sa side ng Gambit Esports. Lungkot naman nangyari doon sa Necro. Re-respond din nga lang doon sa gank nung... Namatay ka pa. Nung Old Bat Gold, namatay pa. Siya pa naging alay. So, at least alam ng Old Bat Gold, wala kaming burst. Kaya naman naming i-takedown to. Mm-hmm. Kahit sabihin mong nakapag ng Ghost Rod, nakait lang. Nakait lang yung Necro doon. Di man siya makakatakas eh. Wala silang pang teamfight dito. Sinimulan ng Rolling Boulder. Tinulak na lang dito si paring Terror Blade. Terror Blade, makapag-sunder ba? Sunder na gamit nga. Nabuhay pa itong si Illidan. Pero Death Ward na ilatag dito. Taya-taya, tatak, sabi dito ni Banscore. Pero Banscore, mamamatay ba? Magnetize, nandun pa rin. Ice Pot, walang tatamaan. Pero Torrent, aabot dito kay Earth Spirit. Immersion, may immerse yung kanyang buhay. Avalanche na ibigay. Necropos na naman yung nakita. Here comes the boat. There goes the Reaper. Hindi enough yung damage. At Abu Ninja, mamamatay pa rin. Ice Pot, may tatama. Pero hindi sapat para mailigtas yung lineup ng Gambit. At duguan pa dito yung Dragon ni FNG bottom lane. Na-damage pa yung tower. Sulit yung laban nila doon. 2-for-1 exchange. Core at core para sa support. Mm. So tingin ko nagkamali ng combo doon yung Gambit. Diba? Ginawa nila Ice Pot. Tapos, hindi. Ang una muna is nag-rolling boulder yung Earth Spirit. Tumama ay nag-ice spot si Jakiro, pero ang ginawa ni Earth Spirit, tinulak pa pala do sa ice spot. Kaya nakapag-sunder pa si Illidan. Kung di nakapag-sunder si Illidan dun, sa kanila na yung teamfight na yun eh. Kaso nakapag-sunder pa, nakapag-reset yung Old Bat Gold, namatay na naman yung Necropos pati yung Earth Spirit. Kahit sabihin mo yung Earth Spirit, ang ganun nung pag-prolong nung magnetize. Pero alam nila kung kailan ibabato yung barko eh. Pag nandan yung Necropos eh, doon lang nila kinukumit yung barko. Kasi laki tulong ng barko doon sa side stopper. Kahit sabi mong di ganun pansin. Damage delay. Oo, damage delay. Maski sabihin mong maliit na percentage lang yun, damage delay. Laki tulong na rin nandun. Oo. Hindi nga lang napapansin. Ngayon naman, minsan yung mga bagay na ginagawa natin maliit, hindi napapansin. Mm-hmm. Na yung pala malaki. Oo, malaking yun. Nadudulot. Nadudulot. Wag. Ngayon namin na malaki. Ano yan? Ay? What? Sino yan? Kilala ko yan. Pating nga ulit. Ano ni Eugene? Ha? Huh? best friend. Narinig ko na yan. Best friend. Tingnan mo, tahimik awat, siya. Awat siya bigla. Sige. Tahimik siya bigla eh. yung tower dito, hindi pa nito na eh. Hindi nila napapansin na ito. Kundi, sabi lang, kundi nyo na. Hindi din na iba. Ay, napansin na nata. Hindi. Sa inyo na. Ano na? Mercy. Uy. Mercy. Wait lang. Uy. Uy. Mercy nga, ano ka ba? Binibigay na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iisip nga kung hindi. Uy! Pag umabante yung Medusa, wait lang. Sa bottom may clash. Hindi lang. Titignan ko lang yung play aspect sa perspective nitong tayo niya. Pero may clash na nagaganap na sa may bottom. Ano ba yun? Ayaw pansinin yung ano. Ano ka ba? Ano na yun? Mercy tawag doon. Mercy ba yun? Kunin nyo na yung tower namin. Kailangan nyo ng gold? Oo. No. Bigyan namin kayo. Kaya nga Old Bat Gold yung pangalan namin eh. Di mo. Di mo rin na-deny. Diyos ko. Pero mid lane, Ice Pot. And the Macrofire committed para sa Sakit. Witch Doctor. Pero Witch Doctor lang yun, tol. Mm-hmm. Habang kinukuha naman nila yung Tier 1 mid tower,
wala nang maiisagot dito yung Gambit at Primit Tower, pero dual breath. Ice pa tumama. Here comes the boat. Damage delay is there, pero hindi tumama nang maayos yung vacuum, pero yung wall na ilatag dito sa tatlo. Karet magiging ina para may takedown. Pero napag-Thunderport. Pero Medusa's Gaze binigay. Terror Blade mawawala. Avalanche toss nandoon. Makukuha nila yung isa. 2 for 2 exchange, pero Terror Blade yung nakukuha nila doon. Yun yung importanteng kill para sa side ng Gambit. Medyo messy na team fight. Pero yung tower nandun pa rin. Hindi pa rin na-deny. Pero sulit na rin ah. Kasi nakakuha sila ng Terror Blade. Dalawa lang namatay sa nila. Support tsaka offlane. Mjonel. Hindi pa rin oh. Uy. Huwag ka ba? Player ka ba? Uy. Oh, ano nila yan? Tactics. Ano ba? Nasa na. Wala. Kasi hindi ko magets. Ilang seconds siya dito? Parang isang minuto na siya dito. Tawag yan, bastusan. Bastusan, no? Oo, bastusan. Hindi namin, alam ko, anong gagawin niya? Bait yan. Para pag pumunta ang hero, no, pumush, pumamatay pa, di ba? Sabi, puntahan natin. No, puntahan natin, tapos mabibait sila dun. Bastusan talaga. No, nahuli nila si Witch Doctor. Go-go nila dito yung Necrocos, pero gandang stun. Uy, si G. Jumiji dun sa mid. Ayun na nga. Ayun na nga. Lumalakad na siya sa mid ah. Hindi pa rin. Hindi, napansin. Yun na nga yung kukunin sana nung Jack Hero. Ah, yun na ba yun? Yun na ba yung bait dun? Oo. Ayun. May dalawa sa mid. Nakabang. Pa-shoutout kay Eseng Estacion. Ayan. Shoutout sa'yo. Shoutout sa 122 viewers. Kala ko, Extination. Extination. Dito, kung ka. 12+12 health regen ginawa niya. Mm-hmm. Pampakuna talaga. Para tumagal sa team fight. Para na rin siguro dun sa Heartstopper, no? So ito, item check na muna tayo habang wala pa nangyari kaguluhan. Ito, may hood na. Tsaka plus may yules. Defensive build. Potsu si rolling. Medusa, may Maelstrom na. Si Illidan, may Manta, Q-Wing, wala pa. Tawag sa lalaking Storm. Maelstrom. Yeah. Uy. Sasuka mo na ba yung kinain mo? Oh, parang gusto isuka eh. Pero ito, si Velour. Nako, pinasok agad dito. Toss out! Ayun, buwelo siya eh. Hindi niya matoss out eh. Hindi na, na-toss doon sa pabata sa center. Pero rolling boulder, nako, hindi rin tumama. Naabutan naman ng stun si Tiny. Tiny na surge out. Tiny, makakaligtas lang. At, exit na muna dito yung side ng Old Bat Gold. Saktong pwesto wala. Pero nandito na yung lima. Lima nandito. Habang yung Medusa tsaka Necro, nagpa-farm lang. Pero may Arcane Rune to si ano? Si Illidan. Sino nakakuha ng mid? Ayun na naman. Avalanche toss. FNG na naman. Yung nakapag-diskitan. FNG will release the Ice Path Macro Fire. Pero buhay na buhay. At nasayang nga nang wala sa oras. Ano? Hindi natin napansin. Nabasag na pala yung Tore. Hindi natin ha. Hindi. Sinak ako. Hindi. Dito pala. Si FNG na nakakuha. Okay. So, hindi pala bait yung ginawa nila dun. Uy. Paano to? Paano umalis sa Arcon? Positive mental attitude. Positive mental attitude. Tamanood ka ng Dota, tol. Oo. Manood ka ng Dota. Gayaan mo yung ginagawa ng mga pro player. Pero wag naman yung bida-bida. Tsaka pag kunyari, ngayon patch, may OP na hero. I-abuse mo yun. I-spam mo. Masarap mang abuse ng hero. Tsaka pag may toxic ka kampi, mute mo na agad. Huwag mo na patulan. Kasi magiging toxic ka rin eh. Pero tinos out nila yung Medusa. Kinumit yung wall. Plus Death Ward. Saruy. At Medusa, mapapaaroon nila. Mabubuhay pa! Baka may tulong yung pipe mo! Naputokan si Medusa doon. Pero patay pa to. Ay, another one. Sabi nga ni DJ Khaled that old but gold. Veteran moves ng mga to eh. Mm-hmm. Yung meta dito, nagamit kanina sa may baba, pero may arcane drone yan, ha? Kaya tinan mo, bilis magkakaroon na ulit na ano dito. May metamorph. Oo, and walang buyback yung Medusa. 28 seconds, tower take to. Mm-hmm. Ano yun? Paano umalis sa Divine 7? Nandiyan joke. Divine 7? Parang ano ba? Parang ano yun, ha?
Parang ano 'yun, iinsulto na 'yung tanong na 'yan ah. Hindi, ikaw anong may pa umalis sa Divine Six ngayon? Hindi pa nagda-Dota. Pero natos nila dito si Necropos, nabasa ng turret. Umabot pa 'yung chainstun with the paralyzing cast and here comes the boat. And there goes the Necropos will be taken out. Ito naman ginugo ni Terrorblade. Mamamatay pa nga 'yung Centaur, walang buyback dito. Ito naman pero 'yung Medusa. Objective aiming para sa side ng Old but Gold. Pero move forward sila. Pinigilan nga ng paralyzing cast dito si paring Necropos. Hahabol sila at hahanap ng consolation pero ang bagal niya maglaan. Pero pag mga gitong senaryo, lagi ako nanghihinayang eh. Kasi third tower, nabasag mo, pero yung melee barracks hindi nabasag. Sobrang manghina, nakakahinayang. Kasi isipin mo, unti na lang mababasag ni melee racks, eh, nag-back sila, ibig sabihin, magre-regen yan. So pagpunta ulit nila dyan, puno na yung buhay. Pero I guess, siguro... Safe na rin. Play safe na lang. Boy na rin yung Medusa eh. Mm-hmm. Nakakuha naman kayo ng ano, nakakuha kayo ng Earth Spirit. Dumive kasi, di ba dumive yung ano doon eh. Yung... yung... Tawag dito yung Terrorblade, dumive doon sa ano. Sa center. Sa may baba. Kaya napatay niya naman, pero yun nga lang. Napatay niya, hindi siya nakakuha ng objective. Center saka Earth Spirit naman yung napatay nila, plus tier 3. Solid na, okay na rin. Ano yun? Spam mo lang yung favorite support mo, tapos mag-Midas ka lagi. Then kahit naka 2x ward lang kada 3 minutes. Ako kasi pag susupport ako, sinusulit ko, hindi ko inaayang magkaroon ng ano, ng stack yung ano, yung wards. Pero eto, burst na naman si paring Necropos. Wala na yung Ghost Shroud nito, mga kahit ba nila. Dual Breath plus the Macro Fire na i-setup nila. Lalaban dito si Kuka. Nabakyum pa! Naging human ward! Parang si Arthur lang at Medusa nanonood na lang sa taas. Mapapatay pa nila. TV. Pero etong si The Rest of Gambit Esports, nabouncean pa ng paralyzing cast. Nabagsakan pa ng death ward. Kinain ng mundo. Necropos, nabasa na naman ng turret. Medusa, tinatayuan na lang dito sa clip. Pinapatay niya yung sarili niyang multo. Mo. Ayun, tinabihan na lang ni Tiny. Tinabihan. Wala kang kapiling, wala kang kasama dyan, natabihan kita. Tabihan kita. Observer, punta ka sa observer. Pero, gandang spot. Trinishi, patay pa. Nakakarit pa. Iniwan niya rin. Medyo, Saan yung Medusa? Namatay na. Oo. Parang, oop. Pero here comes the boat. Wala nga natatamaan. Pero avalanche toss, Necropos na naman. Di ba pagdiskitan? Buyback pa tong Necropos. Mawawala na naman yung Ghost Shroud. Necropos, Apo Ninja, nasa delikado. Ice Path, walang tatamaan. Nabak yung papabalik. Dito ka lang, bes. Amin ka lang. Nag-buyback dito si Illidan. And I think kailangan nilang force yung Roshan dito kasi kung wala sila makuha objective after dung buyback ni Illidan, parang di sulit eh. Yan. Sulit yung pagkakapatay ng Necropos. Nag-buyback na yun eh. Pero so fight, Team Rick, ay, hindi na to eh. 1-4-1 trade na lang nang nakakita dito eh. Charot nga pala ay Sir Mike. Yan. Popping. The future of Dota. Sir Mike. Sir Mike. Kumbaga, lumilevel kay Yuri. Oo. Kaya, sabi ni Sir Mike kay Yuri, abangan mo ako. Oo. Magkikita tayo sa finals. Wow! Tomas Maroto finals. Adonis finals. Adonis Major. Ganda ng venue, Adonis eh. Oo. Paano kayo pag may ganung major sa sa club? Paano kayo setup na no? Yaman mo nun. Oo. Habang may nagiinuman, may nagpa-party-party, may nangyayaring tournament. Oo nga. Ano na? Ayun lang. Ayun lang, out tayo doon. Out tayo din. Kiras na dito yung Kungka. Grabe yung taba. Tingnan mo yung gamit ng Kungka. Pero nung mag-buyback si Illidan, biglang uno, bumaba yung network niya. Pero I guess, hindi ko pa rin masabi na sulit eh. Yung buyback na kasi, kaya after ng ages, what's next? Makakapush ba sila? Yun yung, kung sabihin, kung makakapush sila, yun, sulit yung buyback na.
Pero kung nag-buyback siya para sa ages, para sa pera, pera lang, parang di sulit, di ba? Kailangan nilang i-force yung objective dito. Item check daw. Item check, wait. Ayan. Jakiro, wala. Centaur, wala na Q na item. Ito, going for Dagon sa burst. Again, sa Terror Blade, ito, wala din na Q. Medusa, Mjolnir, may BKB na rin. Witch Doctor naman, going for Glimmer Cape. Illidan, wala din na Q na item. Ito, going for Greaves. May Pipe na rin. Tsaka Mecha, so ang daming sustain. Si G, may BKB, AC, Kiras, going for Daedalus. Si Velor naman, ayan. Vladimir's Dagger. Tapos going for Besed. Tama, ok. Balance na naman. Binigay na naman nila kay Necropos, pero yung Yule Scepter para hindi siya mahuli dito. Kanina sabi mo, Dan, 2-0 na siguro to eh. Sabi mo, ikaw kaya nagsabi nung kanina? Ah, bakit? 2-0. Kaninang kumakain habang wala ka dito. Yung multo ko, no? Oh, yung multo mo, pero Medusa, hinuli nila. Patay yung Tiny na naman, mukhang mamamatay, pero ginugo pa rin nila dito. Yung Medusa, na-vacuum pa nga. Nahuli ng stun sa likod. May macro fire pa kasama. Pero may saktong boss! Salamat, Jesus Christ! Untimely boss naman yun. Ang ganda ng boss. Oh. Pinapak. Ganda ng boss. So, pero sa tingin ko, medyo alangan nito sa ano, Old Balgood kasi namatay na agad yung Tiny. Sa ang ganda na stun yung center sa dalawa. Nasa dalawa. Macro fire pa sila. Mm-hmm. Ice Pot macro. Gandang combo to. Saan ba nakakabili ng Steam Shaomai? Yung Steam ah. Tulay. Oh. May Steam Shaomai dun. So, hindi na ako magpa-pride sa umaga. Steam Shaomai na lang. Tapos hindi na ako magkakanin. Op! Pero na-pop na nila yung Aegis. Yun nga lang, may Aegis pa. Alangan. Ayun na nga yung sinasabi ko. Na-pop yung Aegis. Uy! Gugo pa sila, okay. Pero may Metamorph naman eh. Okay. Pwede naman, pwede okay, naman. Okay, okay. Gugo sila. Pero very risky na to. Wala na sila Aegis advantage dito. Very wrong. Kami ano pa dito, may Stone Gaze ha. Saktong kite lang siguro. Siguro. Pero naglalag tayo ng konti. G-spike. G-spike ng konti. Bottom tier 3, nakakuha na nila. Susulitin nila yung ano? Susulitin okay. Nila yung... Mukhang makakapos sila. Pero kinakite pa. Ako si Belhor na naman. Pinasok ni Belhor sa likod pero nandun yung Surge. Medusa's Gaze na gamit pero nakakite. Ang ganda ng pagkakabili. Ay, pwede silang gumawa. Pwede silang pumalag ulit. Lumalaban dito yung side. Natos pa! Pa yung Medusa. Here comes the boat. Wasak ang ahas dito sa may bottom lane. Pero buyback available habang tier 3. Igo-go pa ba nila? Terror Blade. Gumugo sila kay Apo Ninjay. Apo Ninjay. Pina-delay niya lang yung pagkamatay niya. Nandun yung Ghost Shroud. Pero nakakuha naman nila yung bottom lane of Rax. Stun coming from Centaur. Paralyzing cast. Ang ganda ng pagkakabato. Na-disrupt yung teamfight dito ng Gambit Esports. Pero kailangan na mag-back dito. All but gold. Lalaban pa ba sila dito? Ito naman. Pinasok ni Immersion. Pero Immersion, nasa mali ka, boy. Medusa. Lumalaban with the BKB. Alay na to. Inalay na nga lang nila yung Tiny. Galing. Galing ng pag-kite nila dun sa ano? Sa gamit, medyo risky na galaw kasi wala silang Aegis. Pero nag-pay off naman. Lalo na yung toss ni Tiny doon sa Medusa. Crucial yun. Out na out of place yung ano, Medusa. Wala siyang katulong doon eh. Tsaka wala na siyang BKB. Kaya na-burn na agad yung mana niya doon. Grabe si G dito. Mm-hmm. Gina G. Gumagodlike. Mm-hmm. So, ayan. Ay, wala na. Pero... 12k gold eh, dito sa Old Balgold. Saka, na-bait nila yung ano eh, na-bait nila yung Stone Gaze. Yung pa, isa pa dun. Kumbaga, yung BKB tsa Stone Gaze ni Medusa, ineffective. Parang sinabi ng Gambit Esports, parang sinabi pala ng Old Balgold, okay, papalagan namin to. Tapos na-bait sila, so confident sila, wala na silang Aegis, pero tinitake pa rin nila yung tower. Sa tingin ko, nagpapabait dun sa Gambit kasi si Tiny. Yung mga aggressive... dagger in niya. Akala ng Gambit pa pala. Yung pala, mamicroin lang sila, di ba? Ipapop yung Aegis, ipapop yung Stone Gaze. Oh, sige, back na muna tayo. After nyan, pwede na ulit tayo pumalag. Ganti, pagkapasok ng Tiny labas, pero nagamit na agad yung Stone Gaze eh. Tsaka, pagka dagger ni Tiny, lagi siyang may surge eh.
na pang-back. So, di rin siya masyado agad namamatay. So, yun talaga yung pang-kite ng All Ball Gold. Yun yung nagpapanalo sa teamfight nila. Just kite the, ano daw, just kite lang sa Medusa. Medusa's Gaze. Mm-hmm. After nun, wala na, bumalik na konting atras. Wala nang Medusa's Gaze. Tapos toss out na agad pa, para dun sa Medusa eh. So, ito, item check na ulit tayo. Si Illida na nung item niya. Linkin, okay. Interesting. Linkin's burn. Bibira lang item na key ano to ha, third date. Iwas, pang-iwas lang dun sa karet. Sa represent siguro, oh, sa karet. Ilang naman umaano sa kanya, ilang naman yung umaano sa kanya eh. Dun sa Mystic Snake. Kasi naubos agad yung mana niya eh. Eh si Terrorblade, kailangan niya rin ng mana, diba? Hindi katulad nung nakarampage, okay lang mawalan siya ng mana kasi yung Sander niya, walang mana cost. Ngayon. Eh ngayon, may mana cost na yan eh, 50 atate eh. Decent legend. Ah, di ba 50? 50 naman na mana cost. Naku, yan na yung dagger ni ano. Ni BGC. Ay, makakita na tayo ng wombo o combo atate. Makakita na tayo ng... Ah. Makakita na tayo ng wombo combo dito ni BGC. Gusto ko ulit maklip yung Medusa dito eh. Parang nangyari doon siya, ano? Nakakatawa kasi may makita pag may nakikita ang ganun eh. Oh, pinipick. Sinimulan nila dito, bagsakan lang eh, ayun, na-bait yung ano. Pero go na nga nila dito. Paralyzing cast, tumama dito kay Medusa. Minto 3! Pero nasan yung follow-up dito ng Old But Gold? Lumalaban at pumapalag pa rin dito yung Gambit. BKB, nakakite out lang para din sa Medusa. Lalaban na naman dito. Wala nang Ghost Shroud dito yung Necroboss. Necroboss numbers nga na naman nila. Bireon, Godlike na 4G. Tier 2, oh. Top tower, kinukuha na nga dito ng Old But Gold. Sayang. Wala atang, medyo malayo yung center creep ni BZZ doon, kaya walang follow-up. O wala ata siyang mana pang-cast ng wall. Kaya pero, walang follow-up yung vacuum niya. Pero anong gagawin niya dito sa Terror Blade? Pero may vacuum na ulit siya dito, ha? Vacuum wall. May dagger pa to. Makakita na naman ba tayo ng 4-man vacuum? Pero Centaur, ayun! Sumayaw! Sumayaw! Nabaliw yung Centaur! Nabaliw! Nako! Sumayaw na lang! Pero vacuum! Nasaan na? Wall na gamit! At yung Medusa's Gaze, nasayang na naman. Reset! Reset ulit yung gagawin niya dito. Nakita mo yung ginawa nung Centaur? Oh. Sumayaw na lang. Para tinanggap na lang eh. Talo na kami, tol. Okay na kami. Good game. Ang ilang... Pansin ko lang talaga sa CIS na region. Ayan. Pagka GG nila, DC agad. Isa na yung ibig sabihin ng tilted. At tinan mo, si FNG, oh. GG. GG. Tapos may... Ay, si Banscore pala, may exclamation mark. GG. Parang may bad blood tong dalawa. Nagigigil si Banscore. Nagigigil si Banscore. May exclamation mark. 30 minutes. Pero grabe. Nung nakita ko yung Centaur nung tumalon, nung mga ganun na lang, wala na, tilted na to, tapos na to. Wala na eh. So, 2-0 for the side of Old But Gold, pero magbabalik kami mamaya. 6 o'clock. 6 o'clock. North American qualifier. So guys, balik na lang po kayo.